Mga idol, marami nga ang naniniwala na aalis na daw ng Toronto Raptors si Kawhi Leonard next season. Matatandaan ngang free agent na nga ito mga idol ngayong darating na summer. Hindi na nga natin ikakaila na talagang naibalik na nga ni Kawhi ang kanyang laro sa Toronto Raptors matapos maging championship contender ang kanyang kupunan. Ngunit matatandaan rin nga mga idol na nakauna lamang ang Toronto sa game 1, ngunit pagdating ng mga sumunod na dalawang laro ay natalo nga sila at 2-1 na ang kanilang serie lamang ang Philadelphia 76ers. At ito pa nga mga idol ang malala, maaari pa nga silang ibaon ng Sixers sa 3-1 dahil ang game 4 ng serie ay gaganapin sa home court mismo ng Philadelphia. Mukhang madedehado sila ngayon mga idol kapag nangyari yan. Nakita nga natin na i-struggle talaga ang kanyang tatandem na si Kyle Lowry at ang kanyang team ay parang na-outplayed ng mga superstars ng 76ers. Kaya maaari nating sabihin na lumipat na ito ng ibang kupunan kapag natalo sila sa sering ito. At meron rin nga mga idol na mga usap-usapan sa NBA na babalik nga daw si Kawhi Leonard sa Los Angeles sa darating na summer. Anong team kaya ito mga idol? Los Angeles Lakers ba? O Los Angeles Clippers? Pero bago nga tayo magpatuloy mga idol ay usap! Kumusta kayo mga idol? Magandang araw! Isang malaking shoutout muna kina Raymart Wames, Vince Vargas, at kay Shirley Guerrero. Maraming salamat mga idol sa panonood. Well, hindi na nga natin ito patatagalin pa. Kung bago ka sa aking channel ay welcome sa J-Zone TV. Meron nga mga nagsasabi na mas preferred nga daw ni Kawhi Leonard na maglaro para sa Los Angeles Clippers, ngunit iba nga ang recruiting ability ng nag-iisang LeBron James ng Lakers. Pag-usapan rin nga natin dito sa ating channel na naghahanap rin nga ang prangkisa ng Lakers ng mga malalaking pangalan next season, yung mga free agency next season mga idol. Napakaraming oras nga ang meron si LeBron James para hikayatin si Kawhi o kahit sino man upang sumali sa kanyang kupunan. Pagkatapos nga mga idol na manalo ng Toronto Raptors sa kanilang game 1 ng serie kontra sa Philadelphia 76ers at magtala si Kawhi Leonard ng 45 points sa laro, ay nag-tweet nga ito si LeBron ng emojing kamay sa kanyang social media account. Ang emojing ang ito ay nagre-representa sa kanickname at logo ni Kawhi Leonard na The Claw. Ito nga ba ay isang paraan rin para ipakita ang paghanga ni LeBron o isa rin itong paraan para hikayatin si Kawhi upang piliin ito ang Lakers pagkatapos ng postseason? Bago nga yan mangyari mga idol ay focus na muna si Kawhi upang manalo sa game 4 at maitabla ang kanilang serie kontra sa 76ers kahit sa home court pa ito ng Sixers gaganapin. Pipiliin nga nitong buhatin ng kanyang team at nai-struggle ngayon. Patungkol naman nga sa tweet ni LeBron ay hindi pa nga ito masasabi na panghihikayat dahil para nga sa akin mga idol ay isang admiration lang ito. Matatandaan nga na palaging hinahangaan nga nito ang mga batang manlalaro na nagpapakita ng kahusayan sa loob ng court. Pakaabangan na lang nga natin mga idol ang serye kung sino ang mananalo sa pakita ng Toronto Raptors at Philadelphia. At saan nga ba pupunta o ano ang magiging desisyon ni Kawhi Leonard pagkatapos ng postseason? At ang napaka-importanting tanong nga mga idol ay ano nga ba ang ibig sabihin at gustong parating ni LeBron James sa tweet niya patungkol sa kamay at logo ni Kawhi Leonard? So yun nga ang video natin for today mga idol. Once again, this is J-Zone TV. Don't forget to click subscribe at i-click na rin yung notification bell button para ma-update kayo sa mga bagong uploads natin. Once again mga idol, maraming salamat sa panonood.